nasa nabuhat na ninyo ang kabubuton sa Ginoo, nga dawat ninyo ang saan. Apan ang akong matarong, magkinabuhi tungod sa pagtuo, ug kung musibog siya, dili malipay ang akong kalangkaniya. Hindi pwede na aatras ka, kapatid, o kaya ay hindi ka magpapatuloy, eh meron ka pa rin eternal salvation o eternal security. Hindi pwede yun. Yun ay labag sa aral ni Kristo, na pag ikaw daw ay sumampalataya na may eternal salvation ka na, kahit anong pa gawin mo, kahit gumawa ka pa ng masasama, ligtas ka pa rin, panluloko yun, panliligaw yun. Dadalhin ka ng mga pastor mo sa impyerno pag naniwala ka ron. Bakit? Eh tingnan mo itong sinabi ng Panginoong Hesukristo sa Lucas Kapitulo 9. Ganito ang ating mababasa. 9:62 ng Lucas. Natapot sinabi sa kanya ni Jesus, walang taong pagkahawak sa araro at lumilingon sa likod ay karapat dapat sa kaharian ng Diyos. Bisayan, sabi diyan, apan si Jesus, bingon kaniya, walay tao nga sa makakupot sa iyang kamot sa daro o sa magalingi takos sa gingharian sa Diyos. Oh, hindi pwede na hawak-hawak mo na yung araro tapos lilingon ka sa likod, makakarating ka sa kaharian ng Diyos. Ang ibig sabihin, nagpapakita yan ng continuity ng pagpapatuloy. Kailangan magpatuloy ka. Pag naglingkod ka sa Diyos, nagtapat ka hanggang sa katapusan na yon. Pag hindi mo itinagpo sa katapusan at huminto ka sa kalagitnaan, hindi ka makakarating sa finish line. Mateo 24, ganito po ang ating mababasa sa versikulo 13. Aban ang magapadayon, hangtod sa katapusan, mamaluwas. Ayos. Ang magapadayon, hangtod sa katapusan, mamaluwas. Ibig sabihin, kailangan isagad mo sa tapos. Kailangan muabot ka sa katapusan. Pagka sa kalagitnaan, after some time, umalis ka, bumalik ka, hindi ka magiging dapat sa Diyos. Yan po ang nasa Biblia, kapatid. Sana naunawaan mo. Meron pa po siyang ikalawang tanong, kapatid na Eli, kung maramatid po niyo. At isinulat po kasi niya, ito po ang kanyang ikalawang tanong. Tama po ba o tama ba sa isang pastor na sa kanyang commitment sa church ay full-time pastor, pero ngayon binago niya dahil nakonvince siya dahil sa gawain din naman para sa paglilingkod sa Diyos? Bakit sinasabi niya na full-time pastor siya tapos nagkukulang po siya sa amin bilang mga members? Di na siya committed sa tungkulin niyang full-time pastor dahil minsan wala siya sa oras ng pagkakatipon sa church para ganapin ang tungkulin na ginawa pa niyang batayan ang Mateo Kapitulo 6, versikulo 33. Yan po ang pangalawang tanong niya, kapatid na Eli. Alam mo, kapatid, pagka yung preacher mo full-time pastor, hindi kayo iiwanan noon. Kaya kayo iniiwanan noon, hindi full-time pastor yon. Full-time yun sa paghahanap ng pera siguro. Basahin natin yung Juan 10, Kapitulo 11. Ako ang mabuting pastor. Ibinibigay ng mabuting pastor ang kanyang buhay dahil sa mga tupa. Ang nagpapaupa at hindi ang pastor na hindi may-ari ng mga tupa ay nakikita ang dumarating ang lobo at pinababayaan ang mga tupa at tumatakas at inaagaw sila ng lobo at pinapangangalap. Siya'y tumatakas sapagkat siya'y upahan at hindi ipinagmamalasakit ang mga tupa. Masaya natin sa Bisaya. Ako mao ang maayong magbalantay sa mga karniro. Ang maayong magbalantay sa mga karniro, nagahatag sa iyang kinabuhi tungod sa mga karniro. Ang sinuhulan, o dili magbalantay sa mga karniro, nga dili gayod tag-iya sa mga karniro, makakita siya nga muabot ang lubo, o pagabiyaan niya ang mga karniro, o mukalagiw, o sila pag-aagawon sa lubo, o pagapaatlagon. O mukalagiw ang sinuhulan, kay sinuhulan man, o walay kahangawa sa mga karniro.
Ganyan siguro yung pastor mo sa Baptist, sister. Dahil pinapabayaan kayo sa kanyang mga dapat na obligasyon. Eh kasi naman ba't ka nagsisiksik sa Baptist, di naman totoo yan. Sila-sila nga, hindi lang kakasundo-sundo, paano naging totoo yan? Ah, hindi totoo yan. Bilo mo, may Southern Baptist, mayroong Conservative Baptist, may Anabaptist, may Grace Baptist, kung ano-anong Baptist eh. At takot-takot na Baptist yan. Yan ang prueba, nagkakagulo yung Baptist Church. Wala kasing tamang turo dyan eh. Eh, lumayas ka dyan. Naya kita makinig sa ating indoctrination session, kapatid. 2 oras lang naman, kapatid. We are asking you a little of your time for the sake of your soul. Sa iyong kaluluwa, bigyan mo ng 2 oras. Makinig ka sa doktrina, makita mo malaki pagkakaiba. Hindi mo naririnig sa pastor mo ang maririnig mo pag nakinig ka sa doktrina. Salamat po. Yan. At tabayanan po namin kayo, God willing. Tayo ng Vigan City, Ilocos Sur. Go ahead please, Vigan. Maraming salamat po sa Diyos, Fred Eli, at makakapagtanong po ako sa inyo.